Itong araw na to, nandito po ako sa Trinity Hills Pascapo Trail. So, last year, nakapunta ako dito ng winter time. Ngayon, summer na. May trabaho kasi dito si Miles. So, sinama niya ako ulit. Ngayon, titingnan ko lang unti itong trail na to kung ano ba ang mukha nito pag summer. Kasi nung pagpunta ko dito ng winter, hindi ko tinuloy ang paglakad ko dito kasi takot ako madulas at ako lang mag-isa. Tapos may nakasign na close daw. So ngayon, itry ko lang lakarin kasi parang mga isang oras pa naman si Miles sa kanyang trabaho bago matapos. So tingnan ko kung saan ako makarating nito. Medyo mainit. Hindi ako nakapagdala ng sombrero. So tingnan lang natin. Anyway, sanay naman tayo sa init. Kaya tara na po. Samahan ninyo ako ngayong maglakad dito sa walking trail. Pero bago ko ituloy ang paglalakad ko, tingnan ko muna itong sign para aware po tayo kung ano nakalagay dito na sign. Ang sabi, pathway closure, trail network, Pascapo Slope, multiple sections of the trail throughout the Pascapo Slope trail network will be closed until further notice for trail upgrade site work. After work is completed, please use the trail located throughout the area provided on the map. So, yan ang po. Yan ang sabi dito. Tapos, yun yung dinaanan ko kanina. Tapos, ngayon, ito yung aking babaybayin. So, hindi ko alam kung pupunta ba ako dun sa taas na papunta ng Olympic Park o dito ako dumaan. Siguro sa gitna ako dadaan. Tingnan ko lang kung anong makikita ko dito. Tara po, tingnan natin kung ano ang makikita natin sa trail dito. Madaming damuhan, madaming mga wildflowers. Oy, may mga butterfly din. Ang ganda. Ang ganda ng butterfly na to. Oh, yun na. So, tingnan ko lang hanggang banda doon. Kasi alam ko marami ding naglalakad dito. Nilalakad nila yung kanilang mga aso, yung mga taong nakatira sa Trinity Hills subdivision or Trinity Hills, yata ang tawag nila sa area na yan. Hangin naman pala. Kaya okay lang. Yan po yung lalakbayin ko. Yung Trinity Hills. Mga building na siya. Noong winter, doon ako banda naglakad. So, ito titingnan ko kasi alam ko doon yun ang tapos nito eh. So, tingnan po natin. Mga magagandang bulaklak. Ayan. Kitang-kita na po yung Trinity Hill. Meron din dito ang rose hip. Edible po iyan. Ay, ang dami nila. Ay, ito pa. Sobrang dami. Hala, magsusurvive ka dito ah. Ito yung mga kinakain sa survival or naked and afraid or survival. Yan, rose hip.
Dami. Ito naman magandang wildflowers. Wildflower pala. Mataas pala ito. Walking trail na to. Baka hindi ko tapusin at pag tinawag ako ng asawa ko na uuwi na, hindi ko na alam kung saan ako dadaan. Kaya ayan, hanggang papunta pa dito sa bundok. Ayan po. Dito na lang po ako kasi hindi ko alam kung ako ay tawagin na ni Mouse at baka tapos na ng trabaho niya. At least unti-unti kong na-explore itong walking trail na to. I just wanna say thank you for everyone who subscribed to our channel, and thank you all for your support with our channel and with my journey here in Canada, adventuring and exploring, creating more memories and enjoying every moment of my life or our life, as no matter what circumstances I am with, as you know that moving to another country is a different story, like leaving behind all your family, leaving behind all your friends that you were used to, and then creating another life in a different country. It's difficult. So I just want to thank you for all the support and for all the subscribers that followed our journey. And if you are new to our channel at hindi pa po kayo nakapag-subscribe or mag-like or mag-comment po, depende po kung anong gusto nyo, lahat po ay appreciated siya. So maraming salamat po sa inyong panunood. Ngayon po ay nagwa-wander ako dito sa kabundukan ng Calgary. Ayan. Kaya po salamat sa susunod po ulit na video. So bukas, hindi ko alam kung may trabaho pa ulit bukas si Miles. So hindi ko alam kung ano naman yung outdoor activities na pwede kong mapasyalan. Kasi hindi na po ako more on sa mga shopping mall or bili-bili. Very simple na ang life dito sa Canada. Hindi mo kailangan laging magarbo. So pumupunta lang din ako sa mga mall para tingnan or pag may kailangan. Tapos mostly ng mga gamit ko binibili namin sa Costco, Walmart, or mga sa second hand store. Ayun po. So ayun, natutuwa lang po akong i-share sa inyo ang pag-tutor ko dito ng iba't ibang lugar at nire-record. Kaya po, salamat! Bye-bye! See you next time!